Yo, what is good? Welcome back to Joshon Point, mga pare. Sorry, hindi ako nakapag-upload last week kasi nag-shift na naman yung schedule ko sa work. So, panggabi na ako ngayon kaya nag-a-adjust na naman. Well, anyway, ang topic natin ngayon is Jowa or ML. Or kahit hindi ML, kahit games. Interesting tong topic natin. Kaya ano pa hinihintay natin? Let's go! Bago mag-start, may napapansin ba kayo? Medyo masarap yung upuan ko ngayon, pang mayaman. Joke lang. Bumili ako ng gaming chair kasi medyo hindi maganda yung upuan ko habang nag-e-edit. Sumasakit yung likod ko. Tsaka baka mag-stream na ako, no? Pero hindi ko pa sure. So yun, anyway, okay, let's start this. Naisip kong itakel tong topic na to na Jowa versus games. Kasi may nakita akong video sa Facebook na medyo na bad trip ako ng konti. Napapanoorin natin ngayon and then sasabihin ko yung opinion ko after. Para sa mga hindi nakakaalam, no, Mobile Legend tong nilalaro nung yung nasa video. Kaya rinig yung boses nung babae kasi naka-open mic yata sila. So ang naka-record nitong video is yung kakampi nung lalaki na may kasamang babae. So maririnig nyo dito na nagre-react din yung mga kasama niya dun sa game. Umpisa pa lang, narinig nyo na yung nakarinding boses nung babae, pinapatigil na siya. So tuloy natin. Tigilan mo na daw kasi laro lang daw yan. Kawawa. Nakakainis yung puro sigaw, lalo na kung yung boses mo. Joke lang, no? Sige, tuloy pa natin. My God! Bet ganun, grabe naman yun. Halos masuka na yung babae ka kasigaw. Ganito ba kayo mga girls? Pag sinabi ng lalaki na naglalaro pa ako, mas lalo kayong nababad trip. Ewan ko ha, tuloy natin. Inaparat, matatalo tayo nito. Matalo yung jawa mo. Magtatawa na yung mga kasama niya. Nananakit pala yung boyfriend mo pero iniistorbo mo habang naglalaro. Lalong mababad trip yan. Ayaw tumigil yung babae. Para sa mga babae na yung ano, walang alam sa kahit anong games. Yung mga ganitong klase ng games like yung mga online games, hindi ito pwede i-post. Kaya oo, importante yun. Hindi mo pwede i-post to, ano ka ba? Dito katulad ng mga nakasanayan yung mga ano, mga Candy Crush na kahit hindi mo galawin eh, okay lang. Iwag mong pansinin, okay lang. Ito, malingat ka lang saglit dito, may mamatay ka na. Pati mga kasama mo madadamay. Iyak na. Tigilan mo yan!
Pare, tigilan mo na maglaro. Katawa na rin mo ang kasama niya. Tigilan mo. Okay, ititigil ko na doon yung video. Kasi puro ganun lang eh. Puro talagang pinapatigil niya yung lalaki na maglaro. Napansin na lang nung mga kasama ng lalaki doon sa games. Hindi na gumagalaw yung character niya. So, ibig sabihin, wala na. Hindi natin alam yung nangyari. Pero I'm sure na patigil niya yung lalaki kasi paano ka nga naman makakapaglaro kung may bunganga ng bunganga. Hindi ka makakakonsentrate, nakaka-bad trip lang yun. So, sasabihin ko yung opinion ko dun sa nakita kong video. Pero, hindi ko gagalawin yung personal nilang problema. Marami akong nakikita sa comment na may part 1 daw yung video, parang nahuli yata ng babae yung lalaki na may kalandian sa ML. So kaya siguro gano'n na lang siya ka-bad trip. Okay, so hindi natin i-touch yung topic na yun. Ang gusto ko lang itakil is, kasi may mga gano'ng babae talaga, hindi man nakipaglandian yung boyfriend nila sa ML, pero nagagalit sila once na nagsistart na maglaro yung mga boyfriend nila. So guys, sa mga lalaki dyan, para sa inyo itong video na to, may kakampi kayo, no? Ako kakampi nyo. May share lang ako. Kung nakikita niyo yung mga tattoo ko dyan, okay, kung nakikita niyo yan, may Game Boy dyan, may PSP dyan, may controller ng PS1, Mario. Bakit ko ba pinatattoo to? Kasi para sa akin, malaki yung utang na loob ko sa mga games. Kasi dati, sobrang gamer ako. May Game Boy ako, may PlayStation ako. PlayStation 1, 2, 3. Meron ako nyan. Pati yung first gen na Game Boy, meron ako nun. Colored DS, nagkaroon ako nun. And kaya, ganoon na lang yung pagka-appreciate ko sa games, pinatattoo ko talaga siya. Kasi para sa akin, yung games, yun yung naglayo sa akin sa mga masasamang bisyo. Nung bata ako, imbis na sumama ako sa ibang tao na magbisyo, umuwi ako agad para lang makapag-games na lang. At least nasa bahay ako, di ba? At alam ng parents ko na nandyan lang ako. Kumbaga, yung games yung nagdala sa akin sa tamang landas. Kaya para sa akin, nababad trip ako sa mga tao, kahit di man sa babae, no? Sa mga tao na tinitigdan lang yung games as pag-aksaya ng oras, yung mga ganong klase. Kasi para sa akin, yung games, escape siya from reality. Yung mga games na yan, it's a way din para sa mga lalaki, para makapag-relax man lang. Kasi biruin mo, pagod ka na sa work, di ba? Or sa school. And then uuwi ka sa bahay para lang mag-games. Kasi nga, syempre, stress ka eh. Diba? Stress ka sa work, stress ka sa school. And then yung games lang yung way mo para malusin up ka naman. Parang ma-relax lang yung isip mo. Hindi ka nag-iisip ng kung ano-anong negativity. And then, meron kang jowa or meron kang girlfriend na once na hinawakan mo na yung games mo, magwawala na. Yung iba, magpapapansin. Then pag hindi mo napansin kasi ka naglalaro ka, magtotoyo. Di ba? Alam ng mga lalaki yan. Struggle ng mga lalaki yan minsan. Meron pang mga time kunyari, girlfriend mo, kanina pa nasa Facebook, kanina pa nasa Instagram, hindi ka pinapansin. Ngayong nagbukas ka ng Mobile Legend, narinig niya yung intro ng Mobile Legend. Welcome to Mobile Legend! Diyan biglang titingin na ganun. Tapos sasabihin, oh, maglalaro ka na naman. Pero siya kanina pa sa social media, tapos ngayong naglalaro ka, saka ka papakailaman. Di ba naka-bad trip yun? Girls, kung may nanonood man na babae dyan, or yung mga lalaki na nanonood ng video na to, ipapanood nyo to sa girlfriend nyo. Please, pag nasa Mobile Legend kami, or kahit anumang games na nasa PlayStation kami, or kahit nasa PC kami, please, respetuhin nyo yung oras namin. Kasi, mas mabuti na ngayon naglalaro lang kami, kaysa yung puso ninyo yung nilalaro namin. Baduy. Mas mabuti na yung nandun lang sa games yung attention namin kaysa sa ibang bagay, di ba? Mas gusto nyo ba, girls, na nasa kalsada kami, nagiinom kami? Worse, nagtitake kami ng kung ano-ano mang pinagbabawal na gamot. Okay, mas gusto nyo ba yun? Di ba hindi? Mas gusto nyo ba na nakikipag-inuman kami sa ibang babae? Di ba hindi? Mas okay na yung nandyan, nakikita nyo lang kami nag-enjoy sa games. Okay, kaya please lang, once nandun na kami sa safe zone namin, okay, kasi pag nasa games na kami, parang na kami nga sa ano yan nakaupo sa ulap, nakarelax na kami yan, nag-expect na lang kami na mag-enjoy.
pera na lang kung matalon, tapos may karampi kang mga cancer, yun. Ibang usapan yun, no? Maintindihan ko yung mga babae na nagagalit sa mga boyfriend nila na laro ng laro. Kung yung boyfriend nila is batugan, yung walang ginawa kundi mag-games buong araw, hindi na nagtrabaho, hindi na nag-aral, hindi naghahanap ng pagkakitaan, games lang ng games. Oo, okay, may reason kayo para magalit sa ganun, no? Pero kung nakikita nyo namang balance lang siya, balance lang yung boyfriend nyo, nagtrabaho naman siya, nag-aaral naman siya, and then naglaan lang siya ng time para maglaro, para mag-relax, di ba? Tapos i-istorboy nyo, huwag ganun, di ba? Sobrang toxic eh. Doon pa lang sa ginagawa nung babae sa video, medyo natotoxic ka na ako talaga, as in. Pero siguro may reason siya kaya siya ganun, hindi ko na itatouch yun. Yun nga, pero kasi may mga ganung babae na kahit wala namang ginagawang masama yung boyfriend nila, eh gumaganon, di ba? Sobrang toxic. Kaya guys, kung ang babae eh hindi na nire-respect yung alone time nyo, and then sinabi mo naman sa kanya na maglalaro ka lang saglit, and then hindi niya nire-respect yun, boys, red flag yan. Okay, ibig sabihin, kung hindi kanya nire-respeto sa simpleng bagay na yun, eh may tendency na hindi kanya respetuin sa ibang bagay. It's either pagsabihan mo yan or umalis ka dyan sa relationship na yan. Kasi kung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, tapos ginaganyan ka na niya, it's a hell, pare. Impyerno yan pag mag-asawa na kayo. Di ba? Hintay mo pang maging ganun? Siyempre, hindi. Kung ang mga babae, panayang nood ng K-pop, sa mga lalaki, games ang ginagawa namin. Okay, kaya please, intindihin nyo pagka naglalaro kami. Huwag nyo na kaming istorbuhin. Lalo pa ngayon, na sobrang dami ng cancer, nakakampi. Kailangan namin mag-concentrate para mabuhat yung laro. Di ba? Sana nagustuhan nyo yung message ko. Kung nagustuhan nyo, please, hit the like button. Yung mga hindi ko pa subscribers dyan at natuwa ka naman sa sinabi ko, subscribe ka na para naman matuto yung mga babae. Kung ano mang gusto nyong topic na gusto kong i-tackle, comment down below. Then, pag nagustuhan ko, gagamitin ko siya sa next vlog ko. That's it, guys. Thank you so much for watching. See you next time! Layong tingin, di ko pansin na meron pa lang.